para sa akong anak. Kakuyawin niya mga ayo. Para karon giing nanta mo nga wala pa ko'y sahod. Inana na inyong buhaton ako. Pintahan ako ninyo sa akong sweldo sa gusto ninyo. Nagapangayo ninyo na ada yun. Kamu na lang magtrabaho. Muna ninyo. Nasulayan kung unsa ang among kaimtang diri sa layo. Uy, ang inana pa mo kung yung kaimang istorya. Wala tamong ipasagdan. Bisag na mo, di nga ginatagaan tamo sa inyong pangayo. Karon wala ko katag sa inyo ako yung kaayo mo istorya. So ito ang mensahe ng anak niya, guys, dahil naghahanap at humihingi ng pera sa kanyang nanay at parang nag-ano siya kung magkano ang sahod dahil kaunti lang daw ang pinadalang pera. So sa mga pamilya dyan sa Pilipinas na may ganitong sitwasyon, kailangan din ninyong intindihin, guys, na hindi basta-basta magkakaroon ng pera ang mga OFW dito sa abroad kung hindi pa oras ng sahuran. Kaya maghintay kayo sa mga pinapadalang pera ng mga magulang ninyo. Kaya kayong mga anak at mga kapamilya sa Pilipinas, sana magbigay kayo ng respeto at kunting pag-unawa dahil hindi basta-basta ang buhay dito sa abroad.